Hi guys, today i-review ko sa inyo itong Narciso Rodriguez na Fleur Musc for her Udicholette Floral. Okay, meron kasi akong nagawang video, I will link it here, hahanapin ko. And I think favorites ko yata, one of my favorites na video. And na-mention ko yung Fleur Musc na for her. Pero yung nakalagay kasi sa caption is Udicholette. I don't know bakit Udicholette yung nailagay ko. I think I was tired editing it kasi minsan gabi, madaling araw na ako nakakapag-edit. Alam nyo naman, meron akong maliit na baby. So nagkamali ako. And she mentioned, she corrected me na baka I was referring the Udi Parfa, which is true naman. On that video, I was referring the Udi Parfa because I was showing this bottle. Kasi, she also mentioned, the Udicholette kasi is transparent yung bottle. And marami siguro sa inyo hindi alam na merong flanker. This is Fleur Musc. This is a flanker. Tapos may flanker pa siya. And this is the Udicholette. Pero nakalagay naman is Udicholette Floral. Okay? So today, I will call it the Udi Parfa. Kasi Udi Parfa naman siya. Chinek ko pa. And this is the Udicholette Floral. Pero I will call it na lang the Udicholette para hindi kayo malito. Today, nakafocus tayo sa review nitong Udicholette, which is transparent yung top and or yung cap, and may pagka parang ano ba, malabo ng konti yung pinaka-glass niya para hindi kayo malito. Kasi yung box, almost parang the same din except may parang guhit. Yan, meron siyang guhit dun sa box. Ilalabas ko yung note ko kasi para hindi ako malito kasi I tested it again sa skin ko para hindi ako malito sa pag-describe sa inyo guys. Itong Udicholette is lumabas yata ng 2020 and ito namang si Udi Parfa, Udicholette, Udi Parfa, lumabas yata to ng 2017. Pero basahin ko muna yung description niya guys. This is a floral woody musk fragrance for women and top notes are pink pepper, bergamot, middle notes are rose and musk, base notes are woodsy notes, patchouli and amber. Sa natatandaan ko, nung binabasa ko yung differences nung notes nila, ang difference is si Udicholette merong bergamot, si Udi Parfa wala. Usually, yung mga perfumes, pag gumagawa sila ng flanker, let's say lumabas yung Udi Parfa, and gumawa sila ng Udicholette na version, or yung parang mga sheerer, mas lighter na version nung pabango, nilalagyan nila ng either aquatic na notes or citrus na notes. Yun yung madalas na ginagawa nila para maging lighter ng konti, medyo mag-iba ng konti yung amoy niya, pero magkaamoy pa rin sila, if that makes sense. Spray na natin para maalala ko yung pinaka-amoy niya. Ang ganda ng initial na spray nito. Ang soft. Which is parehas din naman ni Fleur Musc na Udi Parfa. Pero i-spray ko din para maalala ko din. Yes. Halos parang magkaamoy lang talaga sila. Dito ko nalalagay yung Udicholette, Udi Parfa para hindi rin tayo malito. Magkaamoy sila guys. Magkaamoy silang dalawa. Kung hindi nyo talaga hahanapin yung difference nila, parang okay na kayo sa Udi Parfa. Huwag nyo nang bilihin tong si Udicholette. But, because of nung citrus na note, because of yung bergamot, mas sparkly siya, mas happy siya. The thing is, light na kasi tong si Fleur Musc na Udi Parfa. Ang light niya, parang, kung di ako nagkakamali, mga 2 hours lang siya naglala sa skin ko and then parang skin scent na siya. Itong Udicholette, saglit lang eh, parang 30 to 45 minutes, almost skin scent na siya. Mahina talaga siya, guys. So, yung mga ganitong klase ng pabango na hindi super malakas, hindi matapang, what I do is, sa lotion, naghahalo ako and then I apply it sa skin ko para medyo mas kumapit yung amoy and then nag-i-spray pa ako sa balat ko and then mag-i-spray pa ako sa damit ko para medyo mas lumakas siya and medyo mas tumagal ng konti. Pero don't expect na magiging super malakas na malakas siya. Makaka-help lang siya ng konti. Nakikreamyhan ako dito kay Udi Parfa. Si Udicholette, may sparkliness siya. So, puntahan ko na yung notes ko, no, para hindi tayo masyadong tumagal. Si Udicholette na floral, less stronger than EDP. Okay? And sa unang amoy, magkahawig sila ng EDP. Pero ayun nga, pag hinanap mo talaga, sparkly siya na rose na floral. Yung rose na note or na scent, yung pinaka naaamoy ko sa kanya. And si EDP, mas powdery siya.
mas parang stronger yung floral niya and mas stronger yung musk niya compared dito kay Eau de Toilette. Si EDP is parang, gaganon ko na nga yung bote, inaamoy ko rin kasi yung paper eh. Si EDP is parang yung ate mong nag-o-office, and then si Eau de Toilette naman is college student na kapatid, nag-o-OJT pa lang. Pero both are very soft and feminine. I like them both, okay? Mas nakikita kong gagamitin ko si Eau de Toilette pag summertime, pero kasi tinabi ko siya kay Eau de Parfa. Pero kung meron kayo ni Eau de Parfa at hindi siya katabi or hindi siya nako-compare kay Eau de Toilette, all year round summertime, pwede mo gamitin si Eau de Parfa. Ganyan sila kaganda. Ganyan kaganda si Floral or Fleur Musc, sorry. Yung dry down ni Eau de Toilette is mas mahina siya nga, di ba, kay Eau de Parfa. Pero mas malakas yung floral na note niya, yung parang fresh na rosy niya na part compared dun sa musk. Mas amoy na amoy mo yung rose. Para siyang mahinang version na Lancome na Idol na EDP, yung original, hindi yung intense. Para siyang mahinang version nun without or with lesser patchouli. Halos yung patchouli nito hindi ko masyadong naaamoy si Eau de Toilette. Mas naaamoy ko yung rose niya. Kaya sa akin, kung ginawa nilang mas malakas na version tong Eau de Toilette, para na talaga siyang si Lancome na Idol na mas hindi amoy na amoy yung patchouli, mas lesser yung patchouli, mas gusto ko siya. Yung intense, mas gusto ko yung dry down niya sa akin. Ito, yung dry down, ang ganda. May pagka, ayun nga, Lancome Idol na may pagka parang Tiffany & Co. na sheer, yung rose na part, ganun yung freshness niya, ganun yung dating niya. Parang freshly cut siya na flower or yung freshly cut na rose, na pati yung stem na aamoy mo, tapos may slight na musk. Para silang magkapatid ni Tiffany & Co. na sheer. Si Tiffany & Co. and sheer naman kasi, rose siya na parang amoy mo yung nasa vase siya, nasa tubig. Ganun siya. Eto lang kasi, rose naman na mas amoy mo yung stem and mas parang may muskiness kasi siya. Diba? Ganun siya ka-fresh. Maganda siya sa mga healthcare professionals kasi hindi siya super tapang. Dito tayo sa Eau de Toilette, ha? Mas naka-focus tayo sa Eau de Toilette. Dun sa mga masisela ng ilong. Maganda siya sa office, pang everyday, kasi yung meron siyang sparkliness. Ganun din naman si EDP. Pero kasi, si EDP kasi, may pagka-powdery naman kasi si EDP. Kung hindi ninyo gusto yung powderiness ni Eau de Parfa, and yung muskiness ni Eau de Parfa, i-try nyo to, yun lang, medyo mas rosy kasi siya. Light na rosy lang naman, kasi mas parang weaker ng konti yung musk niya. I-try nyo siya. Meron pa naman dito sa store, I think nabili ko to sa Rustans. I'm not sure kung meron dito sa SM. I'm not sure kung may Narciso Rodriguez pa sa SM, pero i-check nyo na lang guys, and sana matest nyo siya sa skin ninyo. I fell in love with the Eau de Parfa na version. Pero gusto ko rin tong Eau de Toilette na version. Do I need both? I think yes. Kasi hindi naman sila parehas na parehas. Pero kung hindi maselan yung ilong ninyo, parang parehas lang sila. Parang magkaamoy lang sila. Ako kasi naaamoy ko yung citrusy na note niya and mas parang lamang nga yung rosy floral na note ni Eau de Toilette. Mas parang fresher siya. Pero kung hindi mo nga siya itatabi kay Eau de Toilette, etong si Eau de Parfa, fresh din naman siya na may pagka-powdery. Parang nga siyang ate. And then, eto, mas batang kapatid. Pero ayun nga, pag wala kayo ni Eau de Toilette, parang lahat ng hinahanap nyo na kay Eau de Parfa na. Diba? Medyo unfair kay Eau de Parfa. Sana makabili pa kayo nito if you like the bottle. Pero meron pa nito sa Rustans kasi dun ko nga ito na nabili. May mga nababasa kasi ako na parang madidiscontinue na yata si Eau de Toilette. Marami kasing hindi nakakaalam na merong nilabas na flanker pa, na flanker nitong Fleur Musc. Pero itry nyo guys kasi it's nice. Narciso Rodriguez, parang wala pa akong masyadong natatry na hindi ko masyadong gusto. Yung For Her na Eau de Parfa, nung una hindi ko siya masyadong gusto. Ngayon medyo na-appreciate ko na siya. Namimili pa rin ako kung kailan ko siya gagamitin. Pero lahat ng Narciso Rodriguez, mabango siya. Pero sa skin ko, hindi sila talaga malakas. I think it's a beautiful, musky skin scent, almost. And bagay sila sa weather natin dito sa Philippines kasi hindi sila super matapang na matapang. Ayun lang, kung ayaw ninyo yung musky na pabango, this is not for you. Itong brand na to yung nagturo sa akin, I think, na
ma-identify ko or masanay yung ilong ko sa mga maski na pabango. So, ayan na guys. I hope nakatulong tong video na to. And I hope makaamoy kayo sa store or makahanap kayo ng decant para matest ninyo tong pabango na to. Thank you for watching guys and see you in my next video. Bye!